Hello po mga kamaster, mga kalodi. Pag-aaralan po natin ngayon itong panel board. Ito pong panel board ay pang commercial building o sa mga commercial establishment po ito nakikita. So sa malalaking bahay din ho, kung nagpa-request sila ng 3-phase supply, so ganito rin po ang magiging kalalabasan ng panel board na to. Then pag-aralan po natin to at bakit napakaraming wire, alamin po natin to isa-isa. Kaya samahan nyo po ako at ito pong pag-aralan natin. Itong panel board na po ito ay ito po yung usually makikita nyo sa mga commercial establishment at commercial building. Then meron po siyang breaker na napakalaki, makita nyo to. So 4-3-phase po itong breaker na to. Then meron din yung tatlong wire, red, yellow and blue. So ang supply po nito kada linya ay 220 volts. So one line po ay 220 volts kagad po yan. So 3-phase po yan. Then dito naman ho sa bandang kaliwa yung grounding natin, so nakakabit po yan sa chassis natin, so grounding po yan sa mga outlet natin, required po yan sa installation ng ganitong klase ng panel board. May grounding po ang kada outlet. Ito pong terminal block po ay tawag ho ay ang bus bar ng grounding. Then kung dilipat tayo dito sa kanang bahagi, so makita nyo puro white naman ang kulay. So 4 neutral side po to. So ito po yung pinaka return current ng mga linya natin. So kada isang linya nga natin ng 220 ay may kapartner laging isang neutral o yung pinaka line 2 nya. So line 1 yung may bolts, then line 2 is yung neutral. Kung mapansin nyo, ito po yung mismong pinanggalingan ng wire. So nandito po yung red, yellow and blue, which is 220 volts kada linya. Then yung grounding, then yung neutral. So mapansin nyo, magkakaparehas po yung laki ng wire ng 3-phase at saka nung neutral nya. So ito po yung pinaka main terminal nung neutral. So return current po yan, kaya magkaparehas po yung mga size nyan. So parang ano lang rin ho yan, siya yung pinaka line 2. Dahil kada isang wire natin ito, itong wire na itong red, yellow and blue is 220 kagad po yan, isang linya. So ang pinaka line 2 nya is yung neutral na 0 volts. Then makita nyo dito sa breaker natin is 200 ampere po ang pinaka rating po nyan. Then may mapansin kayong kulay itim dito. So itong itim na to is tatlong piraso. Nakakabit po siya sa red, yellow and blue. So siya po yung pinaka clameter. So siya po yung device ng meter natin para ma-reading kung gaano kalaki ang consumption ng ating load o ng ating building, ng ating establishment. Ito naman po yung bus bar ng mismong tatlong linya natin. So ito po yung magse-segregate o magse-separate sa loading. So meron din po siyang kulay na red, yellow and blue. So diretso po yan sa linya natin, mapansin nyo, mula dyan sa taas. So pababa po yan. So parehas din ho ang kulay nyan. Then i-separate nyan na lahat ng mga loading yan, makikita nyo. So kung ano yung kulay ng bus bar na yon, doon po siya nakakonekta. So itong dalawang breaker na main, so malaki, medyo malaki load doon nito. 3-phase kagad ang motor nito, kaya ganun 3-phase talaga rin yung breaker niya. Then ito, individual low is kung hindi sa ilaw or sa outlet. So makita nyo yung bus bar niya. So connected po yan kada bus bar, blue kung blue, yellow kung yellow, then red kung red.
So may video po akong pagtanggal ng mga breaker nito kung paano. Panoorin nyo lang po kung gusto nyo pong makita. Then makita nyo, so yung mga individual na breaker na to, so kung hindi sa outlet, para sa ilaw po siya. So isang breaker, isang loading kagad po yon. So kapartner niya lang yung isang neutral. Hindi po kagaya nung ibang breaker na nasa bahay natin. Dalawa yung linya nun. So dito isang breaker lang is isang loading kagad. So mapansin nyo malalaki yung mga wire nito. So kada breaker na to ay isang stall o isang pwesto ng tindahan. So mapansin nyo ano yan, nasa number 10 na wire. So kada number 10 na wire ay isang panel board, then yung panel board meron din branches. So ganito po yung panel board ng commercial establishment o commercial building na 3-phase yung supply niya, kada linya. So meron ibang 3-phase na 110, 110 o tatlong 110, then para maka 220 ay kailangan mong ipagsamahin yung 110 at saka 110. Sa sitwasyon na to ay iba ho, ito ay 220 per line. So sa mga bagong nanonood, please click the subscribe button. Kung nagustuhan nyo ang video na to, paki-click nyo na rin po ang like button. A few moments later. Ito po yung isang klase ng panel board din na same procedure po yun. May 3-phase din na service line po to. Pero medyo konti yung branches niya. For lighting po yung panel board na to. So makikita nyo sa mga breaker. Yan lang po para sa araw na ito. So, salamat po. God bless. Thank you.